didn't even get to cross. Ladies and gentlemen, after 2 months of waiting, meron na tayong Starbucks! Courtesy ng ating mga kaswabe. Ah, kaswabe na rin sila, oh. Andyan sila, yun yung pinsang ko. Then si Spike, kapatid ko. Nandito kami sa Subic. Distancing, observe. Oh, ayan. May, lagyan nyo yung bilog dyan. Shit, after ilang, gano'ng katagal? 2 months pa. Hindi, mga 1 month and 3 weeks. 1 month and 3 weeks. Ay! Hindi nabilihan ng inumin si People's Camaro. Nani? So mga kaswabe, habang nagko-coffee tayo after this, ang mga pag-uusapan natin, ano yung imo-modify pa natin sa ating People's Camaro. And matutuwa kayo kasi, of course, lalagyan na natin siya ng identity, okay? So maya-maya yan, magkakatayo, iinumin ko lang tong masarap na kape ng Starbucks. It's an Americano with 2 shots of non-fat milk on the side with ice blend 3-in-1. Nani? Tapos ikukwento ko sa inyo ano yung mga idadagdag natin, exterior, interior, syempre yung looks, it has to be aggressive, and of course baka soon magkaroon rin tayo ng modification sa under the hood ng isang Camaro. Pero tandaan nyo, nasa Pilipinas tayo, hindi po uso rito masyado, at ilan na naka-appreciate ng nagpapabilis sobra ng sasakyan kasi lagi tayong traffic dito. Hari tayo ng traffic. Alam nyo ba, number one ng Pilipinas na traffic ayon sa Waze. Worst city to drive is in Manila. Pero nasa Subic tayo ngayon. So mamaya kwentuhan tayo, ha? We will be back. Alright mga kaswabe, and medyo ikwento ko lang sa inyo ano yung mga i-upgrade pa natin dito sa ating People's Camaro. Okay, so starting sa dito, kung makikita mo sa likod, meron ako ilalagay dito, wherein carbon style sticker siya. Naka-imprint siya na nakalagay harmless. So meaning to say, pag tinapakan ko yung brakes, hindi siya solid na ano lang, stoplight lang. Ang mangyayari nun, naka-print kasi yung pinaka-harmless dun sa pinaka-sticker dito. Ginawa ko na siya dati pero inalis ko dahil nagmadali ako, pangit yung naging dating niya. Pagdating dito sa baba, very conservative ang ating diffuser. I'm planning na maglagay para mas maging aggressive siya. It's either may mga winglet dito or whole diffuser tatanggalin natin, papalitan natin ng mas bago. Pero ang problema ko kasi hindi tayo na quad tip, dual tip lang tayo. Hindi ko alam kung may sasakto na quad tip. Tingnan natin kung anong mangyayari. Dito sa side na to, meron tayong ilalagay na sticker dito. Nakita yan dun sa Camaro na Exorcist, which is it has 1,000 horsepower. Pero ang gagawin natin, kukopyahin natin yung pinaka style nung decal na yon. Nakalagay doon originally is Exorcist, pero ang ilalagay ko is yung People's Camaro na term. Okay? So dito yan. Dedere-derecho yan. Actually, dadaanan yan hanggang dito. So magkakaroon na lang ako ng adjustment dito. Yung rims natin, this is stock rims. Ang plano ko rito, lagyan natin ng ZL1-1LE. So 5 spokes lang siya. Parang ganito rin, pero different style siya. Yun yung rims ng pinaka-expensive na ZL1. Kasi kinopya na natin yung spoiler, and even yung front fascia ng ZL1 natin, kinopya natin. So why not, even rims, baguhin na rin natin. Ang kailangan nun, magbabago nga lang rin tayo ng brake calipers, and even the tire size, this is 245 yung thickness niya. Ang gagawin natin is around, pwede na siguro nasa around 285. Itong window scoop natin, may nakita ako na carbon fiber material siya. Kasi pag ganito, it looks very plain. Pag hindi mo pinansin, parang continuous lang siya. Ang gagawin natin, baka gawin ko siyang carbon fiber para magbe-break siya. Meaning to say, mas kita siya na minodify natin yung pinaka side window niya.
Yun nga lang, pag nasa loob ka, medyo blackout talaga dito, hindi mo makikita yung ano. Hindi mo makikita, wala kang makikita na visibility, patay talaga dito. Ito, meron tayong pwedeng ilagay dito na carbon fiber na door handle. Para mag-blend siya kasi masyadong ano eh, patay yung kulay niya. So parang magkakaroon siya ng jewelry. Dito, may accessory dito na carbon fiber. Ito, dito ako excited kasi yung channel natin na Rico Rides Camaro, ilalagay natin dito yan. Nag-iisip ako, it's either pwedeng red or pwedeng white. Kung ano mas magbe-blend dito sa Camaro natin, yun yung ilalagay ko. Sa front windshield. Pagdating sa front fascia niya, for me, wala na kailangan baguhin dito. Upgrade under the hood. I wanna try something new. I-dyno siya para tumaas yung horsepower niya. Yung ordinaryo na bilis niya, mas lalagyan natin ng extra mile. Kaya lang sa pag-dyno, medyo may gastos lang ng konti. Siguro, kuha lang tayo ng konting momentum. Tapos when the time is right, papataas tayo ng horsepower. Then ang kagandahan niyan, meron din turbo. Na pwedeng maging kasing bilis natin yung mga SS na type. Kasi ito, this one is RS V6. Yung SS, yun yung pinaka V8 na version niya. So medyo na pwede natin angatan yun. Pwede natin i-equal yung horsepower. Pero hindi natin alam kung ano pwedeng maging downfall pag ganun. So pag-aaralan natin. Pero ngayon, more on looks ang ano natin. Ang kukunin pa rin natin kung ano yung mga pwede natin i-modify dito sa Camaro. Of course, eto alam nyo naman, yung airbag natin, aayusin pa yan. So pwede natin palitan to. Carbon fiber na tunay kasi eto, decal lang to. Alanganin pa tayo ngayon sa panahon kasi. Then this one, eto, lalagyan natin ng carbon fiber din. Etong chrome na to, gear shifter natin, gagawin ko rin carbon to. Dito, lalagyan ko rin ng carbon fiber sa mga door panels natin. I think wala pa akong kailangan baguhin. This one, para sa akin, medyo cheap siya tingnan. I'm planning na lagyan siya ng film na gloss black. Okay, i-blackout ko na talaga yan. Hello, good evening sa inyo mga kaswabes. Very short lang yung video natin about sa plano ng ating People's Camaro. And hingin ko na rin tong pagkakataon na to para magpaalam sa inyo kasi kukumpletuhin ko yung material natin about Camaro, yung about sa exhaust niya. Hindi pa natin nagagawa ang review ng aking Camaro. So marami pa tayong information ang hindi na ibibigay sa madlang people. So mga kaswabe, balak ko muna rin yan tapusin bago tayo mag-upgrade ng mga segment natin. For me, mas maganda everything about dito sa ano natin, sa Camaro natin, sa People's Camaro natin, mailathala ko muna ng no question ask na, kumbaga lahat, everything detailed na, yun ang kailangan natin gawin. Kasi pag nagtuloy-tuloy tayo sa segment natin, iba na yung mangyayari. And as promise ko, yung mga shout out nyo about sa mga ibang i-review natin, lahat yan kukumpletuin. And very excited ako pag natapos na yung sa yung ECQ natin. Hopefully, pray tayo lahat. So may hahatid ko na yun mga kaswabe. Yung shout out natin tomorrow na lang, later pala, may gagawin ako later, so wish me luck. Then i-upload na natin kagad yan, so doon na lang ako mag-shout out. Then yun lang, thank you very much again. We keep on growing sa channel na to, and gusto kong pasalamatan lahat galing sa puso sa mga kaswabe na dire-diretso pa rin sa pag-view, pag-comment. So thank you very much. Salute ako sa inyo. You're not certified kaswabe dito sa channel na to. So, bawal ang seryoso dito sa channel na to, okay? So, please like, comment, share, and subscribe this channel to inspire everyone to give happiness. And of course, hit the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga happenings dito sa Kaswabe channel natin. So, thank you very much and I'll see you on my next video.